pinaka-common na symptoms ng COVID-19 ay dagnat, no? Fever, cough. Yung cough niya most usually dry cough, no, hindi yung may plema. Tapos sipon, sore throat or pananakit ng lalamunan. Tapos headache, pananakit ng ulo, madaling mapagod, nanghihina. Tapos pwede rin na magkaroon ng pagtatae. Yung iba parang nasusuka o pagsusuka. Tapos yung pagkawala ng pang-amoy at pang-lasa. Ito yung mga simptomas ng COVID-19. Ngayon, ang simptomas ng trangkaso, kung titingnan natin, lahat naman tayo nagka-trangkaso nan. Halos pareho, no? Meron ding lagnat, pananakit ng katawan, pwedeng may sipon, no? So yun yung karaniwan sa trangkaso. Fever, headache, no? Fatigue. Tapos yung allergy naman, ang kaibahan ng ang allergy, usually walang lagnat 'yan, no? Tapos panandalian lang. Kung meron kang nalanghap kung saan ka allergy, no, usok, pagkain, yung sipon, running nose, yun ang karaniwan na description ng sa allergy, no. Tsaka yun nga, one day, usually hindi siya magtatagal, mabilis siyang mawawala, tsaka episodic ang allergy. So kung tutusin, yung flu tsaka COVID-19, pareho yan viral, no? So halos similar yung symptoms niya. Lalo na ngayon dito sa Omicron na mas mild, mas hindi natin nakikita yung pagkawala ng pang-amoy tsaka panlasa. Dun sa Omicron, ang mas nakikita natin dahil mas mild yung symptoms niya, mas karaniwan natin nakikita ngayon konting lagnat, pananakit ng nalamunan, ubo, sipon, no? Halos pareho siya ng flu. Kaya mahirap talaga i-differentiate ang flu at ang COVID-19. Medyo nakakalito talaga, no, ang sintomas ng COVID. Marami siyang overlap or mga sintomas na katulad ng mga ordinaryong sakit na karaniwang nakikita sa mga bata. So far, yung mga dumadating at nagpo-konsulta, ang kinukwento nila, nagkakaroon ng lagnat yung kanilang mga anak, may konting ubod sipon. Meron ngang iba na diarrhea ang presentation, nagtatae at nilalagnat. Na akala tuloy namin yung ordinaryong pagtatae lang, pero dahil kailangang ma-admit sa ospital at ginawa ng swab, magugulat ka na lang, uy, positibo pala for COVID. So siguro ang message ko is sa panahon ngayon, dahil napakaraming may COVID, huwag magpakakampante pagka may nararamdaman kakaiba, whether you are an adult or a child, kasama parati sa ating considerations na pwedeng COVID ang iyong nararamdaman. At lalo na kung may mga nakasama ka sa bahay na na-diagnose as COVID o kaya mayroong mga simptomas na katulad ng COVID, hindi malayong pati yung nararamdaman mo o ng anak mo ay COVID din. This is actually very practical, something na hinaharap natin sa pang-araw-araw. Bigla na lang natin mababalitaan ng ating kasama sa trabaho o kaya isang kasama natin sa bahay, whether kapamilya or maybe somebody who shares the home with us, ay nag-positive. So paano na ngayon? Ako ba ay kinoconsider as close contact? Actually, ang pinakamadaling tanong na sagutin is, nasunod ko ba yung apat dapat dun sa panahon na magkasama kami nung nag-positive? Ibig sabihin, kung nagaharap ba kami, nakamask kaming dalawa? Meron ba kaming distansya na humihigit sa isang metro? Mas maiksi ba sa 15 minutes ang aming pagsasama? At yung lugar ba kung saan kami nagsama ay kulob or maganda ang daloy ng hangin? Now, kung hindi tayo makapasa dun sa apat dapat, no, hindi natin ma-fulfill yung tatlo dun sa apat na yon, close contact na tayo. And if you think about it, syempre, lahat ng mga magkasama sa bahay, bagsak tayo sa apat dapat. Kasi sino ba naman na nagmamask sa bahay, di ba? We think of this as our home. Ito ang bubble natin. So karaniwan in the household, talagang napakabilis ang pagkalat. So usually, household members are considered close contacts.
Doon naman sa trabaho, karaniwan na nangyayari kung nagsasalo kumain at humabahaba ang lunch break, ayan, nako, close contact na tayo. So kung tayo ay close contact, ang susunod na gagawin dapat mag-quarantine. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.